Attention, SSS Humid, SSS ID, mawawala na ng tuluyan. Papalitan ng isang ID card. Ano nga ba ang card na ito? Valid nga ba ito? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayong mga ka-vlogs? Itong ating SSS Humid and SSS ID, tuluyan na nga bang mabubura? Tuluyan na nga bang mawawala? At balita natin, merong ipapalit na ID card para dito maging gawin nating isang valid ID. Ano nga ba ang card na ito na siyang kapalit ng SSS Humid or SSS ID? Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o di kaya ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, ito na po ang update ng ating SSS Humid and the SSS ID, no? Dahil more than 2 years na itong suspendido. Kung mapapansin nyo, at kung naalala nyo, 2 years ago, nagsimula po ang suspension ng pag-issue, pag-apply nitong ating SSS ID or SSS Humid. Ibig sabihin, nationwide, kahit sa main office SSS, wala pong pinaprocess. Hindi tayo po pwede mag-apply. Wala pong nag-i-issue ng SSS ID or SSS Humid. And ang dahilan nga po nito, ayon po sa SSS President and CEO na si Rolando Ledesma Macasait, siya mismo ang nagpahinto nito mga ka-vlogs, no? Si SSS President Macasait mismo ang siyang pakana na ipahinto, wag nang magproseso, itigil ang pag-imprinta nitong ating SSS ID and SSS Humid. Dahil nga po daw ay malaking gastos ang ginugugol ng SSS para dito. At nais niya na ang naturang gagastusin doon sa ating pag-imprinta sa ating SSS ID or Humid ay magiging savings na lang ng SSS. At ayon mismo sa kanya, nakasave nga ang SSS ng ilang milyon, no? Dahil nga po sa pagpapatigil ng naturang third party sa pag-imprinta nitong ating SSS ID at SSS Humid. Pero ang tanong kasi, no, kung sinuspinde at tinigil ng SSS ang SSS ID or Humid, paano na nga ba ang ating valid ID? Dahil isa po ito sa benepisyo, no, ng pagiging miyembro ng SSS, ang pagkakaroon ng SSS ID or Humid. Mahalaga talaga itong ID na ito dahil isa ito sa nangunguna na primary ID dito sa Pilipinas. At talagang ito ay kailangan, lalong-lalo na sa mga magtatrabaho, no, sa ibayong dagat, no? Mga OFW gaya sa Taiwan, required po ang SSS ID or SSS Humid. So, marami ang natenga sa more than 2 years na pagiging suspendido. And ang SSS po ay nananatiling sinasabi na suspended lamang ang SSS ID. Pero, ang term kasi na suspended is temporary. Ibig sabihin ay babalik ito. Pero, tuluyan na nga daw mawawala, no? Tuluyan nga mabubura na ang ating SSS ID or Humid, no? Advantage yung nakakuha na ng SSS ID or Humid noon kasi forever naman po yan, lifetime ang validity, no? Sa akin nga, nawala ko yung SSS ID ko ay talagang hindi na ako pwedeng makakuha, no? So, mawawala, papalitan na nga itong SSS ID natin. Ano nga ba ang valid ID? Ano nga ba ang card na ipapalit dito? Well, ayon sa ating pananaliksik at ayon sa ating pag-i-inquire sa SSS office, ito nga po ay papalitan na ng ating pambansang pagkakakilanlan o yung ating national ID card mga ka-vlogs. Ito po ang papalit, no? Ayon sa
SSS dito sa ating UMID or SSS ID, our national ID. So, kinakailangan, no, nararapat na lahat tayo ay rehistrado sa PhilSys para makakuha, no, ng ating national ID card. Well, the national ID card, kahit marami po ang problema dito, kahit marami po ang mga issue and controversial, no, regarding dito sa national ID, pero naglabas naman po ng panuntunan ng ating gobyerno na ito ay kailangang i-accept, no, accepted, considered as a primary ID dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, pwede itong tanggapin sa pag-apply ng passport sa DFA, pag-transact sa ating mga transaksyon sa mga bangko, no, sa mga iba pang mga transaksyon natin. The national ID is considered as valid ID and primary ID dito sa Pilipinas. So, ito nga po daw ang ipapalit dito sa ating SSS ID or UMID, mga ka-vlogs. Wala namang problema for me, you know, sa sarili kong opinion, wala namang problema kung ipapalit itong national ID. Kaso lang, no, there are some issues nga, no, merong mga problema tayong nai-encounter sa ating national ID card, no, gaya po ng pagkabura ng ating mga na-imprinta na detalye, no, nabubura yung pangalan, nabubura po yung mga personal details sa ating national ID card. And kagaya sa kapatid ko, no, yung kanyang mukha, yung picture mismo sa kanyang national ID nabubura or nabura. So isa po yun sa mga problema and issues dito sa ating national ID, and wala tayong perma. So ang ibang mga ahensya, you know, lalo pa mga bangko, mga money remittance, iba pang mga opisina na kailangan ng valid ID, is kailangan meron tayong perma sa ating valid ID, and our national ID, wala tayong perma. So yun po yung mga ilan sa mga issues na meron dito sa ating national ID. Sana maayos ito at matutukan ng ating gobyerno, ng ating PhilSys, no, sa ating PSA, na gawing durable naman, gawing di kalidad ang national ID card. Kasi ibang-iba po siya doon sa SSS UMID or SSS ID. Ang SSS ID or UMID, kahit mabasa man yan, kahit lumipas man ang ilang taon, hindi siya namumura, no? Hindi siya nag-fail, hindi siya nadadamage. So talagang durable, no? And for me din po, no, pangalawang punto ko and opinion ko, no, dapat ibalik na ng SSS itong SSS UMID or SSS ID, dahil kailangan ito ng ating mga ka-vlogs, no, lalo pa yung mga nangangailangan ng primary valid ID. So dapat ibalik na lang ito, no. Wala namang problema siguro kahit magbayad pa ang miyembro ng SSS, no, ng small amount para hindi maprovisyo ang pera ng SSS. At least, no, itong ating SSS ID or UMID ay lifetime, no, expiry po siya, no. Kung ako, kahit magbayad ako, di ba, kasi kung first time ka kukuha ng SSS ID or UMID, walang bayad, di ba po, basta miyembro kayo at nakapaghulog, na at least merong isang contribution na post dyan sa my.sss portal nyo. So, pwede tayong makakuha ng ating SSS ID or UMID. Walang bayad. Pero, in case na nawala nyo po, no, nawala, na misplace, no, ang inyong SSS ID or UMID, no, at gusto nyo kumuha ulit, dyan pa tayo magbabayad. No? Magbabayad ka for replacement. I think noon, nasa 300 pesos. So, walang problema kahit first time mo pang kumuha, magbayad ka ng 300 pesos, di ba? No, at least durable, maganda ang kalidad, no? Lifetime ang validity ng ating SSS ID or UMID. So yun po, no, kaya huwag kayong magtaka, mga vlogs, na hanggang ngayon suspindido po ang SSS ID or UMID. For me, no, sinasabihan ko na kayo na talagang plano talaga nila na iwala, no? Burahin. Itigil na talaga ang SSS UMID or ID na pag-issue, dahil papalitan nga po ng national ID card. Kayo po, mga ka-vlogs, ano sa tingin niyo? Una po, no, sang-ayon ba kayo ng ating SSS ID or UMID ay tuluyan ng mawawala? Pangalawa, sang-ayon ba kayo na papalitan
ang ating SSS ID or UMID dito sa ating National ID. Pangatlo, no? Hindi ba kayo nahihirapan o wala bang issue ang inyong National ID? Marami sa atin, hanggang ngayon, hindi pa dumarating ang ating National ID. I-commento nyo na po ang inyong suggestion and opinion sa comment section na nasa baba, ha? Para mabigyan po natin ng big shout out sa next episode natin. Pakilikip na din po ng inyong buong pangalan at kung taga saan kayo, mga ka-vlogs. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. At sa mga gusto maging miyembro, pwedeng-pwede po i-click na po ang ating join button nasa baba pa rin yan, mga ka-vlogs. Sana yung naging gabay ang video na to kahit papano ay napag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na nangyayari po sa ating pang-araw-araw na mga aktibidades, no? Gaya po nitong ating mga valid ID, just like our SSID or UMID, mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at Lahat Totoo Lamang.